So this exhibit started with the plan to promote landscape photography, not just a medium for Instagram. Yeah, so we wanted to exhibit our photos, kung gaano kaganda yung photography when printed and framed. Yeah, so kasi yun yung pinaka-target ng photography namin is to immortalize yung mga kinukunan namin, yung mga ideas namin, and not just to post them online for likes, ganun. So also, syempre, gusto namin silang makita na ibang tao. Makita na ibang tao na kung ano yung gusto namin gawin as an artist. Yeah. So yun yung background ng Beyond Borders. Then, yun yung project statement namin na ibabasahin nyo. Yun din yun. So, okay. So, panel interview, you know? Panel discussion tayo. So, comfortable lang. So, as artists, we'll discuss. We'll discuss namin yung mga gawa namin, bakit namin ginawa to. So, syempre, papakilala muna kami. So, short background lang. Introduction about yourself. So, simulan na lang natin kay JR. Yeah, magandang hapon. Ako po si JR, or Nanes yung nickname ko. JR. So, ako po radyo, ah. So, ako po yung gumawa nung series na yung mga loan trees. So, background ko po is agribusiness management graduate ako from UPLB. Tapos, 5 years ako sa agriculture mismo, private company. So, mamaya i-explain ko yung series ko, kung bakit yan yung ginawa ko kasi malapit ako sa mga farmers. Also, growing up to raised by a farmer family. So, ayun. From Quezon province. Hey, ako po si Fitz. Ako po yung may gawa nitong Slovenia series. Background is, probinsyano po ako, Bicolano. Nagtatrabaho po ako sa IT, pero graduate ako ng electronics engineering. Dennis Murillo, electrical engineer. Ako yung may gawa nung ito, yung Bangki windmills. Pero hindi ako dyan nagtatrabaho. Hindi ka rin dyan lumaki. Kiniklear ko na ngayon, hindi ako dyan nagtatrabaho. Kasi may nagsabi dyan. Tamboy lang. Baka ako doon yung nagtatrabaho. Ayan. Then, ayan, naging passion ko na lang yung landscape photography talaga. Para patanggal stress din sa nasa trabaho. Gusto ko rin kasi yung mag-travel, then mix. Ayan, I'm si Isaac Quintos, IT professional. So, I'm a full stack web developer. There's a lot of stress sa work, so syempre, also hindi mo dun use in my field, hindi mo dun may express yung mga nararamdaman mo and your insights kasi sa computer ka lang natin. Frustrated painter kasi ako, or drawing, kaso ayaw ng mga kamay ko. Hindi siya makagawa ng magandang image. So, I decided through photography, makukuha naman yung image. So, dun siya nag-start. So, dun nag-start yung ano. So, kung ba't ako nasa IT, dun nagpo-photography ako. Then, yun. Yes, Jen. Nag-roll ako. I'm Cynthia Pedrosa. I'm a freelance programmer. Yung gawa ko is yung Milky Way series. I was a pianist before from first grade to high school. Pero hindi ko siya masyadong na-pursue. So yung mga art na ginagawa ko lately, parang inspired siya through music. So lately na ako nakakapag-travel. Yeah, so solo travel na ako shooting. Solo. Yun. So, next question natin. Ano lang, when or what or why did you start photography? Actually, hindi ko talaga plan to start ng photography na, as in serious photography. Pero ano lang talaga, purpose na ano lang, for travel lang kasi nag-vacation kami sa States. Yan, kasama ko si Nanet. For ano lang, for vacation lang. Then, nag-sign up ako sa People. Gusto ko nag-research kung paano gamitin yung Canon G12. Then, eventually, parang nagkakahilig na ako sa mga unang festivals pa lang. Then, yun, shoot-shoot na ako ng mga festivals. Nagsusolo na ako nun. Parang doon nag-umpisa yung pagka-adventurous ko. The travel. Ang unang travel ko na solo sa Laguna, yung Coconut Festival. Tapos, yun, parang nawala hilig ko sa festivals. Yun, landscapes naman. Parang doon na, dire-diretso. Yes, so ako naman,
white photography, yun nga, frustrated ako na mag-drawing. Hindi naman ako magaling. So, nag-start ako mag-shoot ng kung ano-ano. Then, I went to Pulag, Mount Pulag. Then, may mga nakasama ako ng mga landscape photographers. First ever ko nung ina napuntahan na lugar na may landscape photographer na may ganun palang ginagawa. So, na-curious ako sa ginagawa nila. Then, nag-dive into ako ng landscape photography. At first, it was technical. Siyempre, narrow ko yung mga technical na mga bagay. Then, ayun, na-enjoy ko yung photography itself as a medium of my expression. Hindi ko palakpaka. Support a brand. Para papalakpaan mo rin. Hindi ako, kailan ba yan? Nag-start ako ng photography. Actually, wala rin sa isip ko nun na yung about photography. Kasi, seryoso sa, sa pag-aaral, gano'n. Seryoso, oo. Seryoso, parang dahil doon, wala akong nahanap na, na passion, na ibang passion. Basta ang goal ko, makagraduate, makapasa sa board exam. Nung nagtatrabaho na ako, yung asawa ko, si Celine, ayun, nag-start siya ng travel writing. Muna siyang nag-ano sa Wenin, Manila. Which is, pagka pinadala ka ng Wenin, Manila sa isang lugar, may isang photographer, may isang writer. So, para makasama ako, kailangan ko maging photographer kasi siya na yung writer. Gamit na lang ng GoPro pag nag-ano kami, travel. Pwede na, GoPro, travel. Then, one time, naisip ko, kasi yung GoPro pa dati, wala siyang manual setting. So, hindi niya kayang i-capture yung stars at night. So, naisip ko, bili ako ng panibagong GoPro. Tapos, bakit hindi na lang DSLR? So, bumili ako ng DSLR para sa astrophotography. Pero, hindi pala ako doon mapupunta. Na-try ko yung sa travel kasi para makasama sa mga assignment. Travel people, yung mga pinipicturan ko. Then, one time, sobrang hindi ko na gusto yung pinapasokan kong trabaho. Doon ko na-discover yung landscape photography. Meron akong hindi ko maalala kung saan nanggaling yung soft copy ng magazine about landscape photography. Then basa-basa lang ako doon habang may free time. Then yung experience nung photographer nakasulat doon. Kung ano yung mga pinagdaanan niya, kung ano yung settings, yun. Then sobrang akong na-excite na ganito pala yung pagiging landscape photographer. Then, doon ako nag-start na mag-research about landscape photography. Then, sa YouTube. Then, yun, nakapanood din ako ng iba't-ibang landscape photographer. Then, yun, pinurso ko na talaga yung landscape photography. Actually, ngayon, mas hindi ko nagusto na sumama sa mga assignment ng asawa ko kasi hindi mo hawak yung time mo. So, hindi mo mag-picturean yung gusto mong mag-picturean. Kaya, may mga solo trip na kami ngayon. Saan magagawa ko yung gusto. That's it. Pins. Pins. Ako naman, contrary. Contrary sa kanila, hindi out of frustration sa akin. Pag pinapadala kasi ako sa ibang bansa nung ng company ko, parang gusto ko siyang i-share. Kaya lang, nung una ko makakuha, siyang pangit. Sabi ko, why not pag-aralan itong parang travel documentary, parang gano'n. Hanggang sa na-realize ko, gusto ko kumuha ng mga pictures ng landscapes. Yung mga hindi masyado mataong lugar. Tsaka mahilig ako ng mga mini-adventures . So, kaya pag lumalabas ako, mostly mag-isa lang ako nag-ano. Pero, yun yung background ko kung bakit. Yeah. So yung na-mention ko kanina nga is nag-work ako sa agriculture for 5 years. So madalas ako nagda-drive all throughout Luzon. From South Luzon to North Luzon. So mag-isa lang ako. Tapos nag-start yun, parang may magandang sunrise, sunset. So parang response natin, maglabas ng camera phone pa dati. Kasi picture, ganyan. So doon lang nag-start yung pagiging pagkuha ko dun sa nature, ganyan, landscape. So hanggang sa parang nag-evolve, hindi ko na gusto yung quality ng camera phone. So nanghiram ako ng camera sa kapatid ko. Tapos point and shoot pa lang ako noon. So 2017 talaga ako nag-start.
na maging seryoso sa pag-shoot nung bumili ako ng sarili kong camera. So, yun, nag-start. Point and shoot, tapos YouTube, kung paano gagawin yung mga nakikita ko. Kasi pag-browse ko ng Facebook and Instagram, kumukuha ko ng mga inspirations. Tapos, yun, yung YouTube ko kung paano ginagawa yun. And then, malaki yung naging effect sa akin nung na-try ko mag-print. Kasi doon, nag-start, nag-evolve yung parang tinatawag na technique or parang yung signature ba, parang ganun. So by printing, dun nag-escalate yung ginagawa ko as an artist, as a photographer. So yun. Thank you for that wonderful answer. So nakilala na natin yung mga artist natin, kung saan sila nag-start. Ngayon, ano yung naman natin is, syempre, when doing landscape photographer, syempre, in the norm ngayon, usually social media. So, when did you decide that you are ready for an exhibit? Mahirap eh, kasi kung, siguro kung as tao tayo, diba, kung laging meron tayong self-doubt eh, siguro hindi naman nawawala sa nature ng tao yun na parang iniisip natin kahit ano siguro ginagawa natin, kahit pagluluto or art or music, parang iniisip natin na we're not worthy na to share. Parang meron laging ganun eh, meron laging ganun. Pero yun yung yun yung kailangan sigurong ma-overcome para mas lumago yung yung understanding mo dun sa craft mo. So ako hindi ko siya iniisip, parang hindi ko iniisip na oy, ang ganda na ng gawa ko, kailangan ko na mag-exhibit. Ano lang eh, parang push lang talaga. Yung parang hindi na ako masyado nag-isip talaga. Parang ako, gusto ko parang trial by fire, parang ganun. Kapag may marami akong matututunan, kung may mga mali, marami akong matututunan, kung maganda, maganda, parang ganun. And then meron ding instance na may nangyari din in recent past na nag-push talaga sa akin kung bakit ako nag-exhibit. So, yung first exhibit ko kasi is for fundraising nung friend ko, which is suffering from colon cancer. So, yun yung first exhibit ko bago dito. So, yun yung pinaka naging push ko para mag-exhibit. Pero other than that, yun nga, yung parang nasa sa akin lang eh. Parang yung tapang lang talaga. Yung tapang lang ng loob na parang, parang I'm worthy. Parang ganun. I'm worthy to share my art. I'm worthy to share what's the story behind my photos. Parang ganun lang. So, hindi siya yung parang technical. More on feeling. Never ko siya naisip na ready na ako for exhibit, actually. Hanggang sa... Pero, kasi ang nasa isip ko rin na it has to start from somewhere. Tapos, pero bago pa naman nun, nung naka-attend ako isang beses ng workshop ni Lamon, na kung halimbawa maggagawa ka ng images, at least if ready mo siya for no compromise, parang ready for printing palagi, parang ganun. Ayun, so, chinek ko naman, sabi ko, mukhang kaya din, parang ganun. Pero di ko siya inisip na talaga as, may time na, ready na ako. Sabi ko lang, sige, papasok ko dito, kung anong learnings na makuha ko dito, di at least, experience din. Nice. Ikaw na. Lagi kang mapalakpak eh. Pero mamaya po din kayo. Hindi, yung sa akin naman, matagal ko ng pangarap makapag-print eh. Matagal ko ng pangarap mag-print. Kahit hindi exhibit, naisip-isip ko na yun. Kasi may kasabay nga, di ba, yung It's not photographed until it's printed. Tama ba? Parang ganun. So, ayun. Tapos yung mga napapanood ko rin sa YouTube, talagang sineset nila yung pag nag-shoot sila na ready for print na. Kaya laging naka-tripod, di ba? Pag landscape, I mean, yung mga shake, iniiwasan talaga para pag-print. Then, ayun, dumating nga tong yung exhibit na to. Medyo mga ilang segundo, nag-doubt ako. Pero naalala ko yung unang beses kong mag-doubt sa sarili ko nung na-invite ako mag-talk sa camera house.
Ayun, parang munti ko na siyang hindi tanggapin. Okay, turn down. Pero napag-isip-isip ko, siguro may nakita sila sa akin, kaya nila in-invite. So, nagsisi ako doon na muntik ko nang yan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na pagka may gantong invitation na alam kong marami akong matututunan, then marami din naman akong masishare, go ako. So, yan. Paano ka nalaman na ready na ako for exhibit? Actually, hindi ko alam. Hindi ko alam eh. What? Kasi, just started, may nagtanong sa akin ng nung nagkaroon ako ng desire for an exhibit at Prince. It started when I was asked, what is photography in your own words? Then it took me 2 days to answer that question. Sabi ko, photography is immortalizing a moment in life that was once a reality. So yun yung sinabi ko, yun yung nakuha ko nito. Kaso, if si Quintos 2019. Sarili niyang tanong. Photography is immortalizing a moment in life that was once a reality. So sabi ko, if shoot ako na shoot, pero para sa akin yun yung photography, paano ko siya may immortalize kung kaya ko siyang i-delete? So nag-decide ako kung I went to and yung mga printing shop, yung mga maliliit na printing shop lang. For example, yung mga Tronix, yung mga ganun ba? Kasi mga photo line, yan yung mga matagal photo line. Na. Matagal na? Hindi, mga 2 years ago, 1 year ago, ganun. 2 years. Then, magpaprint lang sa photo line, piniprint ko lang siya, sinasabi ko sa kwarto ko. Tapos nakikita ko, ang pangit. Pero naprint ko na, pero ang pangit. Oo. Ginagawa ko, na-improve yung sarili ko, naghahanap ako ng inspiration. Then, print print ako. Since pangit yung luma, pinapalitan ko siya ng bago. So, same frame, paulit-ulit, pinapalitan ko na siya ng pinapalit. Hanggang sa, yun, na-realize ko na yung mga prints ko, nagde-decide lang ako kung anong ipiprint ko. Kasi sa dami ko nang kinukunan, hindi naman sila lahat kiniprint ko. So, na-realize ko na something about those prints na nag-reflect siya sa pagkatao. So, nung itong exhibit na to, ang hirap din kasing parang sabi ko, okay, ready na ako for exhibit. Gusto ko na mag-exhibit kasi may mga set of works na ako na would describe who I am. And hindi ko siya mapapakita through Instagram or through ano, kasi it's a selection eh. Unless buray ko yung buong Facebook ko, yun lang ilagay ko. Parang ganun yung mangyari. So I would like here, exhibited ko yung 4 photos ko na puro rock formation. It has a meaning. So mamaya ako i-explain kung bakit. So yun, as an artist, kung bakit ako nag-exhibit is ayoko na kasi maging photographer. Gusto ko maging artist through landscape photography. Yeah, so yun yung goal ko sa sarili ko and not just to shoot Milky Way, not just to shoot rock formations. Kumbaga, hindi na siya technical. And also, syempre, sabihin natin technical at technical lang din. Marami kasi mga bagay sa photography na pwede nating gawin na technical eh. Pagandahan ng Milky Way, pagandahan ng long exposure ng clouds, pagandahan ng sunset. Pero it will not define me. So, I need to filter myself dun sa mga bagay na gusto ko lang gawin. That would reflect me as an artist. Then, syempre, hindi mawala din yung gusto mo pa rin mag-shoot ng mga bagay na sinushoot mo before. Pero syempre, andun na pumasok yung goal ko as an artist na may. For my next print, this will be my project. So, dun din pumasok na one exhibit is not enough. Yun. So, yung feeling ko ready na ako. Sinabi ko sa sarili ko. Thank you. Hi, Tim. Yeah, so, Cynthia. Well, actually, I just went for it. Kahit alam ko hindi ako ready na mag-print ng pictures. Na-encourage na ako matagal yung mother ko i-print kasi marami na parang naiibod na ako. Marami na siyang pictures naiibod sa Facebook na. But, hindi pa ako nagpa-print nun kasi parang kulang pa ako sa parang kulang pa sa travel, kulang pa sa magandang iconic places para maging para yung gusto ko na pag magpaprint ako, gusto ko yung print worthy talaga na piece.
So, nag-try, pero nag-attempt din ako na magpa-print ng best lang. Nag-try ako sa Quiapo. Siguro mga three print shops. Puro parang hindi maganda. Parang hindi ko gusto yung quality kasi parang yung ink nun, parang ano niya. Parang paghapon niya, parang kaubos na. So, hindi ko sa'yo. Pag nadalas ako, hindi na mabalik. Then, ayun, nagulat ako. Invite ako ni Mon, si Raymond. Sabi niya, uy, parang siguro, parang print worthy na yata. Siguro mga pictures ko na mga invite ako. So, sige, try na rin. And yun, nalaman ko na yung mga ibang technical aspects din sa pag-print. Meron din, matututo ka rin eh. Pag kunyari, for printing, may mga finer details ka pa na i-adjust para maging print ready. So, parang as an artist, you will grow na rin if you try to print your work. Para siya magiging exclusive na hindi lang siya Facebook. Kasi pag Facebook, parang masyadong cliche na eh. Hanggang sa social media mo lang siya ipopost. So parang, naisip ko na rin na ready ako nung napansin ko na medyo nag-grow na yung audience ko sa mga works. Marami nag-like, ganyan. So dapat, naisip ko, level up ko na rin by printing my work and having it exhibited. So good. So that's why I decided. Thank you. So, bali, yan, bakit itong apat na to? Siyempre, hindi lang ito yung picture nyo. So, dinami-dami nating picture sa bahay, sa hard drives natin. Bakit ito yung naka-exhibit ngayon dito sa Greece? Kung meron na lang kayong isang top or landscape or lugar na pipicturan, na yun na lang yung last nyo na pipicturan. Pagkas noon, bawal na kayong mag-picture. Ano yun? Kung ano yung pinaka-napagtanto sa exhibit na to?